O Diyos, Ikaw ang aming Diyos na sasambahin at paglilingkuran. Ikaw lamang aming pupurihin at wala nang iba. Tayong lahat, ang Diyos ng buhay at kasaysayan, ang tanging purihin sa tuwi-tuwi na, sapagkat tanging siya lamang ang tagapagligtas at matibay na muog na ating kanlungan. Sabay-sabay tayong manalangin, banal at walang hanggang Diyos, ang bukal ng liwanag para doon sa mga may pananalig, punuin mo ang sanlibutan ng iyong pag-ibig at ipahayag mo ang iyong sarili sa lahat ng mga bansa at pamayanan. Sa gayon, tunay ngang maghahari at mangingibabaw ang pagkakaisa at kapayapaan na malaon na naming inaasam. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po, Panginoon, kami po bilang isang iglesia ay nagkakatipon ngayon upang Ikaw ay purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Patuloy nga po ninyo kaming pagpalain sa pananambahang ito at patuloy niyo rin dinggin ang aming mga panalangin para sa iyong iglesia, para din sa iyong bayan. Dakilang Diyos, lumalapit kami sa iyo upang patuloy na hingin ang iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin sa kabila ng pagluluwag ng mga restriction sa aming kapaligiran, O Diyos, naway masumpungan mo rin ang aming pagsunod sa mga minimum health protocols na pinatutupad ng aming gobyerno. Na layo nito, Panginoon, ay patuloy kaming maging ligtas sa virus ng COVID-19.
Patuloy pa rin namin dinadalangin sa iyo, Panginoon, ang mga may karamdaman, nasa ospital man o nasa tahanan. Nawa, Panginoon, ay hipuin mo sila ng iyong mapagpalang kamay at patuloy na magpahayag sa kanila na kayo po ang dakilang manggagamot sa anumang uri ng karamdaman. Gayun din ang patuloy na pag-iingat sa mga anak mong lalabas para magtrabaho, para bumili ng mga essentials na makakahalubilo ng napakaraming tao ngayon na sadyang kinakailangan pa rin ang ibayong pag-iingat upang maiwasan, Panginoon, ang paghawa, lalo tigit ang virus ngayon ng COVID-19 kadalasan ay asymptomatic. Dakilang Diyos, patuloy nga rin po ninyong pagpalain ang mga estudyante o mag-aaral na magsisimula na rin ng face-to-face classes. No, Panginoon, dalangin po namin ang iyong pag-iingat sa mga batang ito, Panginoon. At ganun din, ang dalangin namin sa mga senior citizens, mga may comorbidities, o Diyos, na iyong patuloy ding ingatan, lalo't sila ang mga vulnerable sa virus ng COVID-19. Dakilang Diyos, patuloy ang aming dalangin upang hingin ang iyong gabay at karunungan para ipagkaloob sa mga health expert ng aming pamahalaan na patuloy na gumagawa ng mga guidelines, nagpapatupad nito, Panginoon, lalo't higit ang concern ay ang kaligtasan ng nakakarami, o Diyos. Lalo't higit sa usapin ng COVID-19. Dakilang Diyos, amin ding dinadalangin sa iyo ang ibang iglesia na patuloy na nagsasagawa ng pananambahan sa araw na ito. Nawa, Panginoon, ay patuloy silang pagpalain. Ganon din naman, o Diyos, ang dalangin namin sa kapayapaan at kaayusan ng nalalapit na campaign period ng mga kandidato, lalo't higit ang national election na magaganap sa May. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming itinadalangin na may papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Mula sa Lucas 4, verse 21 to 30. Ang kasulatang inyong narinig ay natupad ngayon. Pinuri siya ng lahat at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabihang ito. Doktor, gamutin mo muna ang iyong sarili. Marahil, sasabihin pa ninyo, gawin mo rin dito sa sarili mong bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming byuda sa Israel noong panahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 kalahating taon at nagkaroon ng tagutom sa buong lupain. Subalit hindi pinapunta si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang byuda sa Serepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga may ketong sa Israel noong panahon ni Eliseo, wala ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria. Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Pagpalain nawa ang pagbasa ng banal na kasulatan.
at Panginoon. Tuningang ikay walang katulad, tuningang ikay di mapapago, mabuting Diyos na sa atin at Isang magandang araw sa inyo, mga kapatid. Naway patuloy nating maranasan ang presensya ng ating Diyos na manlilikha at tagapagligtas. Nagpapagaling sa ating mga karamdaman at nag-iingat sa lahat ng pagkakataon. Bagamat ibinaba na sa Alert Level 2 ang NCR at ilang karatig na probinsya, ay hindi po ibig sabihin ito na hindi na tayo susunod sa mga itinakdang health protocols. Isang katotohanan, mga kapatid, na naririto pa rin sa ating kapaligiran ang virus ng COVID-19 at iba't ibang variant nito. Kaugnay pa rin po nito, mga kapatid, ay hindi ko pa rin po nirekomenda na magbalik tayo sa face-to-face. Bagamat minsan lamang sa isang linggo ang ating pagkikita, subalit ang anim na araw ay exposed tayo sa mga crowded places, sa pagkocommute, papunta sa mga workplaces, papunta sa palengke o sa palengke mismo, mga malls, pasyalan, at maging sa mga schools na mayroon na ring face-to-face classes. Tandaan natin, mga kapatid, kung hindi man tayo nagkakaroon ng face-to-face worship, ay hindi naman po ibig sabihin ito na lumalayo na tayo sa Diyos. Kaya mabuti na rin po ang nag-iingat dahil ito ring buhay na ito ang ating pinaglilingkod o ipaglilingkod sa Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakila at mahabaging Diyos, patuloy po kaming nagpapasakop sa inyo sa umagang ito sa aming sama-samang pananambahan. Pagpalain nga po ninyo ang bawat isa at ang pagsambang ito, at patuloy po kayong maitaas sa aming kalagitnaan. Lahat ng ito'y dalangin namin sa makapangyarihang pangalan ng anak mong si Jesus. Amen. Nais ko pong simulan ang mensahe sa umagang ito sa isang kwento. Ito po ay isang kwento mula sa isang kapilya.
Isang maliit na simbahan na laging nagrereklamo ang mga miyembro sa haba ng sermon ng pastor. Ayaw nilang makinig sa sermon ng pastor sa mga, lalo na sa mga paalala upang alisin na nila ang masasamang ugali at ang mga bisyong sugal at paglalasing. Isang araw ng Linggo, naganda ng isang sorpresang sermon ang pastor. Wika niya sa sermon, "Maiksi lamang po ang message natin ngayon." Siya ay sumandaling yumuko para manalangin, at pagtaas ng kanyang ulo ay nagpatuloy siya ng ganito, "Mga kapatid," sabay sumigaw ng malakas sa microphone ang pastor at ang sabi, "Magbagong buhay na kayo." At saka siya umupo. Noong ding araw na yon, pinatanggal ng mga miyembro ang nasabing pastor. Alam niyo mga kapatid, noong makaranas ng spiritual revival si John Wesley, siya po yung founder ng Methodist Church, ayaw tanggapin ng ibang paring Aglikano ang kanyang pangangaral. Ang mga bagong himno na likha ng kanyang kapatid na si Charles Wesley ay itinuring na worldly o makamundo. Ang pangangaral nila sa Open Fields at Bilangguan ay hindi naging katanggap-tanggap sa napagbabago para sa mga tagasimbahan. Naging malaking sorpresa ang mga ganitong pamamaraan para sa isang tradisyonal na iglesia. Katulad ng ating Panginoong Hesukristo na mayroon ding ganitong kahawig o kaparehas na karanasan ng rejection sa kamay ng mga leader ng simbahan. Balikan po natin ang konteksto ng ating basihang talata. Idinaraos ng mga Hudyo ang kanilang gawaing pangrelihiyon sa mga sinagoga sa bawat nayon. At sa panahon ng Sabat, na tinatawag ding panahon ng serbisyo, ay nakaugalian na nila ang pagbasa mula sa bulumbon ng lumang tipan at malimit na bisita ang bumabasa ng aralin at katuruan mula sa scroll. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus ang magbabasa at magbibigay ng komentaryo mula sa binasa. Ibinigay kay Jesus ang aklat ng propeta Isaias para basahin. At binasa niya ang Isaiah 61 verses 1 to 2, kung saan nakasulat ang hula ni propeta Isaias tungkol sa Mesiyas. Kaya nang basahin ito ni Jesus, siya ay tunay na nagsasalita tungkol sa kanyang sarili. Sabi niya, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon." Puspos ang ating Panginoong Jesus ng Espiritu Santo at taglay niya ang kapangyarihan nito. Ito po ay katatapos pa lamang ng kanyang pagbabautismo at ang pagtukso sa kanya ng Diablo. At si Jesus ang hinirang, ibig sabihin ang Mesiyas, ang Kristo. Isinugo si Jesus upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Ang mga dukhang binabanggit dito, mga kapatid, ay hindi lamang dukha sa pag-aari, kundi dukha rin sa Espiritu. Isinugo si Jesus upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, hindi lamang nakakulong sa bilangguan, kundi mga nakakulong at alipin ng kasalanan, mga alipin ni Satanas, upang patawarin sa kanilang mga kasalanan. Isinugo si Jesus upang bigyan ng kaluwagan ang mga naaapi mula sa pang-aapi ng mga namamahalang Romano, mapagpaimbabaw na lider ng relihiyon at ng mga mayayaman at makapangyarihan. At isinugo rin si Jesus upang ipahayag ang taon ng kaligtasan ng Panginoon, ang pagdating ng Mesiyas, ang kaaliwan ng Israel. Bawat isa sa sinagoga ay namangha maliban sa punong saserdote sa paraan ng pagbasa ni Jesus sa mga salitang ito. Maraming beses na nang narinig ng mga tao ang mga salitang ito mula sa aklat ni Isaias, subalit noon lamang nila narinig na binasa iyon sa gayong paraan
Tila ba ang propeta Isaias mismo ang nangusap sa kanila at higit pa ang Mesiyas mismo. Bagamat naghihintay ang mga Hudyo sa pagsilang ng Mesiyas, dumating si Jesus sa paraang hindi nila inaasahan. Ipinanganak si Jesus sa sabsaban at hindi sa simbahan. At ito ang dahilan kung bakit hindi na-impress ang high priest o mga eskriba kay Jesus. Una siyang nakilala ng mga paganong pantas o ang mga wise men at mga may hirap na pastol na naging present doon sa sabsaban. Nagsimula ang kanyang ministeryo sa isang bahay sa Kanaan at hindi sa sinagoga. Ang pinakamalaking sorpresa ng Diyos ay ang hindi niya pagsang-ayon sa iniisip at tradisyon ng mga nasa templo. Naging radikal sa halip na traditional ang dating ng Panginoon. At ito ang dahilan kung bakit offensive si Jesus sa mga religious people katulad ng mga Pariseo. Sa ating pag-aaral sa araw na ito, tandaan na tayo mismong mga taong simbahan ay maaari ding mahulog sa ganitong pagkakamali. Kaya dalangin natin na hindi po tayo maging biktima ng pagkabulag na espiritu, na espiritual na nangyari sa mga Pariseo ng panahon ng Panginoong Jesus. Ang maling pananaw sa reliyon ang dahilan ng spiritual blindness. Sa ganitong paraan, nahulog ang mga Pariseo. Maaring mag-aakala tayo na napakalapit natin sa Diyos, yung pala napakalayo natin. Maaring tinuturing nating banal ang ating mga sarili, yung pala ang tingin sa atin ng Panginoong Jesus ay isang madungis sa kanyang harapan. At kung itutuwid tayo ng Panginoon, maaring maging malaking sorpresa ito sa atin. At narito ang sorpresang mensahe ng Panginoon. Ang sorpresa sa mensahe ng Panginoon ay nasa pangalawang bahagi, mga kapatid. Sa unang bahagi, nagustuhan nila ang sinabi ng Panginoon, ngunit sa pangalawang bahagi, nag-alap ang kanilang damdamin laban sa Panginoon. Sa sukatan ng mabuting sermon, marahil ito na ang isang pinakapangit na sermon sa pulpito na kanilang narinig. Dahil matapos magsalita ng preacher o ng ating Panginoon, lahat ay nagalit. Lahat gustong patayin ang preacher, parang si Jesus, yung pastor na hinabol ng mga miyembro, hindi para manatili sa destino, kundi nais nilang patayin ang Panginoon. Aminin man natin o hindi, nagbabago ang ating pakiramdam tungo sa preacher o tagapagsalita kapag nasasaktan tayo sa katotohanan ng mensahe. At bakit ginawa yun ni Jesus? Una, alam ng Panginoon ang nilalaman ng puso ng mga taong nagsisimba. Totoo na pinuri siya ng mga tao sa unang bahagi ng mensahe sa verse 22 na mababasa natin yan. Subalit hindi ito tunay na papuri. Idinugtong agad nila ang tanong na hindi ba't ito ang anak ni Jose? Marahil kilala nga nila si Jesus at ang kanyang family background. Nakita ni Jesus na ang bayang Nazareth, ang sarili niyang bayan ay puspos ng kawalan ng pananampalataya. At alam ng Panginoong Jesus ang nilalaman ng kanilang puso at nais nilang gumawa siya ng mga tanda para patunayan siya nga ang Mesiyas, lalong higit sa pagpapagaling. At alam din ni Jesus, mga kapatid, na kahit gumawa siya ng mga himala sa kanilang harapan, ay hindi siya paniniwalaan. Pangalawa, alam ng Panginoong Jesus na hindi sila nararapat pagpalain. Interesado lamang sila sa maaring gawin ni Jesus tulad ng pagpapagaling sa Kapernaum. Subalit alam niya na wala silang pinagkaiba sa mga unang Israelita na hindi tumanggap sa kagalingan mula sa Diyos noong panahon ni Elijah. Ayon kay Jesus, mas karapat dapat pang pagpalain ang balong pagano na taga Sarepta sa Sidon at sinaaman na taga Syria. Para bang sinasabi ni Jesus, mas karapat dapat pang pagpalain ang mga nasa labas ng simbahan kaysa doon sa mga nasa loob nito. Galit na galit ang mga tao sa sermong yon ng Panginoon sa loob ng sinagoga. Tama nga si Jesus. Dumating sila roon para sa sarili nilang kapakanan
at hindi upang makinig ng salita ng Diyos. Iginagalit nila ng matindi ang pagwawasto ni Jesus sa kanilang pananaw sa relihiyon at sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid, the poor worship of a repentant sinner is far more acceptable than an excellent worship of a pretending saint. Mga kapatid sa Panginoon, ang layunin ng pagsamba ay ang itaas ang ating Panginoong Jesus. Magpuri, magpasalamat, at patuloy na kilalaning tagapagligtas. At hindi po ito maaring magbago hanggang ngayon. Anumang maruming motibo at pagka makasariling hangarin ay alam ito ng ating Panginoong Jesus. Sa bawat pagsamba, nais tayong katagpuin ng Panginoon upang tayo ay pagpalain. Ang bawat pagsamba ay pagkakataon natin upang mapapurihan natin ang Diyos. At sa bawat pagsamba natin, maging handa tayo sa pakikinig sa anumang sasabihin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang tagapagsalita. Mababang loob, wala ni anumang bahid ng kayabangan. Ulitin ko lamang mga kapatid, ang maling pananaw sa relihiyon ang dahilan ng spiritual blindness. Sa ganitong paraan, nahulog ang mga Pariseo. Maaaring mag-aakala tayo na napakalapit natin sa Diyos, yung pala napakalayo natin. Maaaring tinuturing nating banal ang ating mga sarili, yung pala ang tingin sa atin ng Panginoong Jesus ay isang madungis sa Kanyang harapan. At kung itutuwid tayo ng Panginoon, maaaring maging malaking sorpresa ito sa atin. Ngayon mga kapatid, nakahanda ka bang makatanggap ng sorpresang mensahe mula sa Diyos para maging kalugod-lugod sa Kanyang harapan? Naway naging kalugod-lugod nga tayo sa Panginoon sa araw na ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu. Amen. Ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa Kanyang kagandahang loob ay pinawalang sala ang tao sa pamamagitan ni Jesucristo na nagpalaya sa atin sa lahat ng uri ng kaalipinan. Thank you.
Ang hapag ng Panginoon ay isang timtim na pagpapahayag ng kamatayan at muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Isang pag-aalala sa kagandang loob ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Hesukristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia, at ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa at hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Paalala pa rin po ni Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain na dapat igalang. Ang hindi nararapat sa pagtanggap at pag-inom sa mga simbolo ng katawan at dugo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito, kinakailangan saliksikin nating mabuti ang ating sarili upang ating matiyak ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapira sa ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin." Gayun din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Tanggapin po natin ang mga simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa simbolo ng katawan na nabayubay sa krus at dugo ni Jesus na nabuhos para sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, patuloy po ninyong pag-alabin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain po ninyo ang mga simbolong ito upang maging pagpapala rin sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Nagpapasalamat kami dakilang Diyos sa kabanalan ng hapunang ito bilang kapahayagan ng pakikiisa namin sa ministeryo ng anak mong si Jesus. Ipinagpapasalamat din namin ang dakilang katubusan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng pagtitigis ng dugo ng bugtong mong anak. Salamat po sa kapatawaran ng kasalanan at sa katiyakan ng kaligtasan at salamat po sa dakilang pag-ibig mo sa amin na makasalanan, na iyong pinatawad. Nawa sa pamamagitan ng gunitang ito ay lalo ka pang mahayag sa aming mga buhay upang maging salamin ng iba sa kanilang pagsunod. Ito po ay pinagpapasalamat namin sa iyo sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Tayo manalangin, aming Panginoon, muli ay dinadala namin sa iyo ang aming mga kaloob, handog at ikapo. Nagpupuri sa iyo para sa aming kakayahang magkaloob sa iyo ng mga bagay na sadyang nauukol sa iyo. Aming hinihingi ang pagpapala mo sa mga handog na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Muli aming Ama, kami po ay dumako sa pagtatapos ng aming pananambahan sa araw na ito. Patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa mga mensaheng inihatid mo sa amin sa umagang ito. Sa mga awitin, sa mga panalangin, at higit sa lahat, Panginoon, sa mga pagpapalang inihanda mo para sa amin, sa iyong mga anak, para sa araw na ito. At sa pamamagitan ng iyong lingkod, Panginoon, ay patuloy po ninyong padaluyin ang iyong mayamang pagpapala. Pagpalain nawa kayo ng Diyos at ingatan kayo, ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy kayong kahabagan at ang biyaya, karunungan na nagmumula sa banal na Espiritu ang siyang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Amen.